Hey Pamilya, it's your Filipina girl Pauline, and welcome back to another video! So today is July 1st, 8 PM. Yes, hindi po kayo nagkakamali. PM na po, alas 8 na ng gabi dito at maliwanag pa rin sa labas. Kaya ako nandito sa kotse para mag-video. And today is Canada Day, kaya ako naka-Canada shirt or baseball tee. Tapos meron ding nakalagay yan sa likod na Canada 01. So 01 kasi July 1st is Canada Day. Ayan. But anyway guys, sorry kung ngayon lang ako nakapag-upload kasi ang dami kong ginagawa, ang dami kong inaasikaso. Pero kahit na ganun, ang dami ko pa rin nakikita ng good comments sa YouTube comments, sa Facebook, and sa Instagram. Lahat ng mga nagme-message. Ayan, maraming salamat po. And nababasa ko po yan lahat. Hindi lang po ako nakapag-reply agad-agad, pero pag meron po akong time, binabasa ko po yan and nire-replyan ko po kayo. Oo nga pala guys, 1,940 na po tayong pamilya. Ayan, maraming salamat po sa patuloy na sumusuporta sa akin. Kaya ikaw, kung nanonood ka ngayon at bago mo pa lang ako nakita, hi, my name is Pauline, a 21-year-old Filipina YouTuber here in Canada. And if gusto mo ng ganito mga klase ng video about Canada, immigrants, living in Canada, mga ganon, isubscribe mo na yan at tama ka ng channel na napuntahan. But before I share to you guys the pros and cons of living here in Canada, magsha-shoutout muna ako. Shoutout kay Bessie, kay Mama Laweng, kay Tita Karen Austria, kay Jessalie Gilo, kay Wesley Ann, kay John Hart Montefalcon, kay Erica Zebeta, kay Charol Moltes, and kay Hannah Discipulo. And quick promotion lang din sa business na aking mga kaibigan. Ayan, if naghahanap kayo ng mga mask na affordable, comfortable, good quality, washable, and may mga style na mask, make sure to message Frank Maliari. Ayan, marami silang mga style with matching turbans pa. Sobrang cute na mga designs. For only 75 pesos within Rizal and Metro Manila area. Lalo na sa panahon ngayon, kailangan natin ng mask para protektahan yung sarili natin and yung mga tao sa paligid natin. So sa mga tao naman na mahilig sa ice cream, ang ice ang inyong matatakbuhan. Huwag matatakbuhan. Sila ang magsasatisfy ng inyong mga cravings. Ayan. Make sure to check and like their page. Diyan yung makikita yung mga iba't ibang klase or flavors ng ice cream na meron sila. And sa picture pa lang, alam ko, sobrang sarap na. And I hope na nandun ako sa Pinas para matikman ko din yun. But kayo na nandyan sa Pilipinas, have the privilege to taste their ice cream. Ayan. So, ayun lang naman guys, sa pag-promote ko ng business ng aking mga friends. Supportahan natin yung mga kaibigan natin na nagbi-business. Iba yung feeling pag may sumusuporta sa'yo. And wala akong natanggap na anything na pera or products mula sa kanila. Gusto ko lang din i-promote para, alam mo yun, supportahan sila sa ginagawa nilang business. And gusto ko lang din ibigay sa kanila yung blessing na natatanggap ko. Alam mo yun, pag tumulong ka, yung tinulungan mo is tutulong din hanggang sa marami na tayo nagtutulungan. Sabi nga nila, what comes around goes around and around. Merry Christmas. Charot! So sabi nga sa kanta, what goes around comes back around. So kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo, yun din yung babalik sa'yo ng siksik, liglig at umaapaw. Wow! Haba na ng intro ko. Without further ado, let's just get started. High employment opportunities. Ayan, here in Canada, in terms of work or job, hindi ka mahihirapang maghanap ng trabaho kasi maraming opportunities dito, lalo na kapag meron kang Canadian experience. And ang maganda dito, the Canadian government continuously look for foreign works to supply local skill shortage in the industry. High taxes. So here in Ontario, the tax here is 13%. And I think sa Alberta is 5%. Kaya kapag may mga binibili ako na kahit mura lang siya, ang nagpapamahal is yung tax talaga. Four seasons. So, ang kagandahan dito sa Canada, meron kang apat na season. Winter, summer, fall, and spring. So, may iba't iba kang mga fashion, iba't iba kang makikita. Nakapag-summer, yung mga puno is green. Yung spring, nandun yung mga flowers. Sa winter, ayun yung snow. And sa fall, yun yung mga orange and yellow na trees. Yun. So, iba't ibang mga may kita mo, iba't ibang mga pwedeng pang Instagram worthy na environment. Disadvantage naman, here in Canada is very cold. So, during winter, you need to wear
winter coats or jackets for 4 or 5 months. And yung mga snow sa daan, kailangan mo pa i-shovel kasi sobrang daming snow. And you will also experience high heating bills kasi dito sa Canada, lahat ng mga bahay is merong heater. So, kasi dahil sa winter, kailangan ng heater sa loob ng bahay. So, ganun din, kailangan mo rin bayaran yung bills na yun sa heater. World-class medical services. So, the Canadian government has paid a large amount of money on Medicare to make it easy for individuals to access health services for free or affordable price. Canada offer high-quality health services to all citizens. So, ganun kaganda dito sa Canada. Na kapag citizen ka or permanent resident ka, is lahat ng health services, pag pupunta ka sa doktor, sa clinic, is free. Or kung hindi man, affordable price yung babayaran mo. Pero ang disadvantage naman doon is kailangan mo maghintay ng matagal. So dahil nga ang healthcare dito is free, maraming mga taong gustong mag-consult sa doktor or maraming mga taong pupunta sa clinic. Lalo na sa atin, aminin natin, ayaw natin maghintay sa wala. Char! Diverse multicultural nation. So here in Canada, most of people here are born outside the country. So meaning, immigrants din sila na pumunta sila dito. So marami kang makikita, makikilala mga iba't ibang lahi. And I think that is good kasi ilang yung nation na meron ka, ang alam mo, may matututunan ka rin na sa kanila. Language, culture nila, and something like that na nakakatuwa kasi ang sarap lang sa feeling na makakilala ka ng mga ganung tao. The cost of living here in Canada is high. So even though your wage is pretty much high, but the goods here is higher also. So hindi mo alam, naloka ka na, malaki yung sweldo mo, malaki din yung babayaran mo. So wala din. Canada's economy is booming. Canada is the 10th largest economy in the world. Our main industries are service, oil, and agriculture. Difficult to be a resident here in Canada. So you have to undergo or to go through strict immigration laws to get a visa of work or stay in Canada, especially if you don't have skills or meron ka lang limited na skills na dala sa sarili mo. The crime rate here in Canada is low. Due to high employment rates, ang crime dito is mababa. Dalang ka lang makakita or mabalitaan na may pinatay or something ganyan. Although meron pa din naman kasi di man nawawala yung mga ganun. Pero hindi siya yung as in parang araw-araw na lang marami kang mga na babalitaan na ganun. Environmental effects. So Canada is the leading producer of oils that greenhouse effect which cause global warming. Respected country, ayan. Canadian people are very polite and welcoming. So, hindi nila ipaparamdam sa'yo na bago ka pa lang dito, na hindi ka belong sa country na to, na kahit bago ka lang, ganyan. And they will not judge your English skills. Basta naiintindihan lang nila yung English mo and you can express yourself through English. Okay yun sa kanila, hindi ka nila pagtatawanan. So, dito na nagtatapos guys kasi palubog na yung araw and 8:42 na ng gabi. So that is all for this video. I hope you like it and if you do, don't forget to like, comment, and subscribe to my channel. I-click mo rin yung bell button sa tabi niya para na-notify ka whenever I post a new video and para makasama ka na rin sa aking munting pamilya. Ayan. Thank you guys for watching. God bless and see you on my next one. Bye!